tatanungin sa amin, bakit kayo gumagawa ng awamis ng Panginoon? Diba nakalagay sa ano ng Biblia na huwag sumamba sa mga ano, santo. Hindi kami gumawa para sambay, para ano, gumagawa kami na to para ano lang yung, parang ano, imahe ng tao na nag-exist. Na ito yung itsura niya nung siya yung nabubuhay. Pero hindi mismo ito yung sasabay mo kasi yung ano pananalig mo, sarili mo na yun eh. Pero ang pagsamba naman, hindi talaga ito sa mismong kahoy na yun. Ang pagsamba talaga na yun, may nasa puso rin eh sila. Nakita ko yung isang bukit ni yung naging mestro ko, si Mr. Lusakang. Meron siyang items dun na tutukawin namin ni San Miguel. Meron time na napadano ko sa kanyang shop, and then nakita ko yung San Miguel niya. Nung nakita ko yung San Miguel niya, parang sabihin natin na nakaramdam ako ng parang gusto kong mag-sculpture. Siyempre, sa una, kailangan mo munang sabihin natin sa tools, kailangan mo muna mag-combine ng mga carving tools. Pwede yan, dito minagay yan. Dito ko magalagay pa ko ba niya. Alagay na ko ba niya. Yaro. Awat-awat pa ka bang COVID ko dyan. Blocking, yun nga, eh kailangan mong drawings ka muna. Yung wood na gagamitin mo, kailangan mong i-drawings yung designs na gusto mo. Pag may drawing mo na yung designs, doon ka na magsisimula mag-ukit. Yung chisels, kailangan mo na ng iba't ibang size. Kasi sa pagbablocking kasi kailangan ang tools mo medyo malaki. Kasi gagamit ka doon ng mga maso para sa pagbablockings. And then, after ng blocking is detailing. Sa pagdi-detail naman, ang kailangan mo lang medyo lumiliit na yung gamit mo. Panibago ng carving tools na pang-details. And then yung instead na mga maso, gagamit ka na ng mga para pamalo na ng mga maliliit hammer lang. Kasi abang tumatagal yun sa pagdi-detail, lumiliit na lumiliit yung kahoy, lumiliit din yung gamit. And then, pagkatapos mo siya kukitin, papasok naman din yung surfacing, yung pagpapakinis. Pagkikinisin mo yung items. And then, after na yun, mabarnisan mo na, papasok na doon yung finishings. Yung pwede mo na siyang i-paint or pwede mo siyang i-finish ng natural or sabihin natin antique. Kailangan naman sa size yan eh. Maliit man or malaki man yung ano. Kasi nasa tao yan. Na noong panahon, ito yung itsura niya. Pero yung pananalig mo, nasa iyo na yun. Nasa puso mo na yun. Sa 12 naming magkakapatid, 10 kaming babae. Na ano, hindi ko alam bakit sa akin napunta yan. Kasi yun talaga ano yata sa taas yan na dumating sa punto na nga na siguro yung kakayahan niya sa akin niya ibinigay. Nakakakilabot, siyempre. Alam mo, sa totoo lang, noong una, siyempre, tao lang ako eh. Sa sinabi ko sa sarili ko nung nagpakita siya, tapos yung puso niya nakaganon. Sabi ko, totoo ka ba? Baka makakakudemonyo ka. Sabi kong ganon. Sabi ko, nagdasal ako. Tapos, ginawa namin, sinuob namin sila ng ano, sinuob. Nung sinuob namin, tapos dinala namin sa simbahan, lalo siyang naglangis. Naniwala ako, tapos umiyak ako ng tawa sa kanya. Doon nagsimula. Birthday ng nanay ko, Auno. Birthday din ng anak ko, Auno. Doon ko nakita siya na naglangis. Ang bang-bang. Siguro dumating sa punta na yung bang-bang.
may gagamot din ako, mapapagaling ko yung mga naniniwala na may pananampalataya, gano'n. Iba-iba, wala santo. Pero yun talaga ang tik na Katoliko. Na, siyempre, para malaman mo na merong Jesus, pag nakita mo siya, may Jesus na gano'n. Kumbaga sa Juan, larawan sila. Hindi mo naman sila pwede sambay, basta tawakan mo, gano'n. Kaya lang nagpapaalala na merong, ano, may Panginoon. Kaya nga sabi niya, mananampalataya ka at manalig ka, tutulungan kita. Number one count. Kasi sa panahon kasi ngayon, siyempre, medyo sabihin natin lagban. Apektado kami dun sa lagban. Kasi, yun nga, yung ibang kahoy na dumarating dito, minsan, nahaharang na. May mga checkpoint kasi. Kasi meron kasing sabihin natin, hindi naman talagang malinis ang mga nagiging business. Kasi, sa panahon kasi ng ngayon, merong sabihin natin na sabihin natin may mga puslit na mga kahoy, na mga nagibang kasi yung meron kasi iba kumukuha ng permit, merong iba na wala. Kasi kami, pag dumating dito, hindi naman namin tinatanong itong kung ano ba yun, kung puslit ba yan or ano, kasi importante sa amin, magkaroon kami ng kahoy. Kasi pag nawala kami ng kahoy, paano na yung business namin? So, siguro bago ko sagutin yan, may mga clarification lang muna tayo. Kung ang tanong mo is pertains to Executive Order 23, it is a moratorium on the cutting and harvesting of naturally grown trees, no? In the natural and residual forest. Kung siya ay naturally growing trees, hindi siya pwedeng putulin. But of course, may mga exception. The primary purpose of imposing the moratorium is first, hayaang makapagpahinga ang ating forest. No? So based on studies, no, between 2003 and 2010, no, lumalabas doon na annually, nagkakaroon tayo ng deforestation ng about 47,000 hectares. Malaki kasi ang impact noong study ng NAMRIA na lumalabas na, imagine, 47,000 annually ang nawawalang forest, no? So, talagang nagkaroon ng directive si President Aquino, then Ninoy Aquino, na i-stop talaga itong bleeding ng ating forest. Noon, ang mga tao interesado sa pag-ukit dito sa bayan ng Paite, ngayon medyo nabawasan kasi sabihin natin sa 10 tao dito, doon sa 10 yun, swerte ka makakuha ng isa na magiging woodcarver. Kasi kaya nga nawawalan ng interest yung tao kasi nga walang kahoy na ukitin. Hindi naman kasi kami ano, yung talagang manufacture ng mga malaking mga mebles, yung kalalaki ng mga kahoy na kinukuha. Kami, as a piece of wood lang, nakagawa na kami ng maraming items din. Kaya sana naman yung mga request namin, yung sa mga ano, bigyan kami ng permit. Kasi business namin, pag papasok kami sa illegal, baka maano yung business namin, masara or ano man. Pero kaya ngayon, parang humihingi ng request ang aming bayan, yung municipio, na pag merong akahoy, paparating ng Paite, sana huwag mo nang haramin. Kasi yun ang produkto namin eh. Kaya yung sabihin natin, yung mga nag-i-sculptor dito, nabawasan. Hindi na ganun. Karami. So, effect ng lagban, we go science-based,
nakapagtanim tayo ng husto, napahinga natin ng bundok, nag-increase yung forest cover. Pag nag-increase yung forest cover, mag-improve ang water. Pag planted trees, okay, at may permit, go. Pag walang permit, siyempre hulihin. Of course, talagang nahihirapan kami ng una kasi, well, may adaming kalaban din dyan. Kasi iba talaga, they try pa rin. They are trying talaga na, well, may penetrate yung market ng illegally cut logs. Nakita ko kasi sa paite kasi ang paite is using specialized wood. Kasi ang paite per se is used, ano sila, wood carving, ano sila, town sa Laguna. So, ang ginagamit nila ay yung mga kahoy na maganda for wood carving. Eh, karamihan ng nasa wood carving, natural forest yan. Natural yan. Kasama pa doon sa mga ano yan, kasama pa doon sa protected na puno. Nakalagay ng special permit. Kasi idear lang kukunti sila, kasama doon sa endangered species. Mahirap magpatubo. Kaya nahirapan sila, hindi ka mukha doon. Basta may ano, putol. Eh, hindi. Teka, titignan natin ang environmental concern. Kasi ano, siguro doon, puro economics. Pero kasama economics yun, yes, we agree. Kailangan kasama economics, pero environment and social. Pero iligay na sa bandang kulimuna, natin environment. Climate change. Think of climate change. Kaya lumulubog yung bayan natin dahil nga puro simento na lahat. Importante yung mga puno natin dahil dito sa kalikasan nating bundok. Kontra sa landslide yung puno. Kaya kapag nagpuputol, kailangan pinapalitan. Kailangan magtanim tayo uli. Kumisan yung iba, putol lang putol, hindi naman nagpapalit. Bawal sa amin dito sa bundok na nagpuputol. Kaya binabantayan namin yung bundok para hindi masira. Kaya importante yung mga puno. Dahil kawawa yung mga yung kasunod nating pamilya, yung kasunod na maliliit. Wala na silang, baka hindi na makikita yung bundok dahil naubos na yung kaw. Ang livelihood talaga dito sa bayan ay magsisimula talaga sa wood. Sabihin natin mga around 70-60% wood ang kabuhayan ng paite. Sa ngayon kasi, ngayong panahon, siguro around 50-50 or medyo 40 ang wood. Kasi yung iba kasing mga sculptor, kasi ngayon nagsimula yung mga lagban-lagban, medyo tumigil sila sa pag-ukit. Sa cruise ship, nag-alok sa akin store, bakit di ka na lang mag-ice carving? Mag-fruit and garnishing, gano'n. Kasi, nga, medyo nawawala na yung kahoy, gano'n. Eh, sabi ko naman, kasi parang ang puso ko sa paite. Kasi, gano'n talaga eh. Pag ang puso mo na isang gano'n, ato ka lang. Huwag ka nang mayo pa. Kasi, nandito ka na eh. Comfort it pa rin. Kapag, paite lang. Gano'n lang.